Guys, welcome to our channel. This is Tita Babes of Tita Babes Kitchen. Okay? Ngayong umaga, napaka-special po ng ating topic, no? Favorite ko to, one of my favorite na topic. Na pag tinatalakay ko, talagang natutuwa ako kasi nakakapag-bigay ako ng information dun sa mga kinakausap ko. Alam niyo po kung ano topic natin ngayon? Iniwan ko kahapon. Calcium. Wow, calcium. Itong favorite topic ko, no? Kasi alam niyo mga kapatid, mga katita babes, ang calcium ay napakahalagang nutrient na kailangan natin para tayo magkaroon ng strong bones, strong teeth, strong nails, at kasama rin po siya sa strong muscle, no? So, kinakailangan talaga natin ng calcium sa ating katawan. Okay, mga katita babes, alam niyo po ba, ito po ay trivia, FYI, for your information, na at the age of mid-20s, bigyan ko na po ng number, at the age of 25, no? So, ikaw ay lagpas ng 25, pakinggan mo to. At the age of 25, ang iyong bone ay hindi na tumatanggap ng calcium deposit. Ano ibig natin sabihin? Kahit uminom ka na uminom ng gatas, kahit uminom ka ng uminom ng mga pagkaing mayaman sa calcium, hindi na magde-deposit ng calcium sa buto mo. Hindi na tatanggap ang buto mo. Bakit naman ganun? Ang lupit naman. Hindi ko rin po alam, yan po ay base sa ating pag-aaral, na sabi po, at the age of 25, yung bone natin nakalak na. No? So, kung ano yung nandiyan na calcium, yun lang yung imimintina ng ating katawan. No? So, anong-ano natin, bakit pa tayo umiinom ng calcium supplement? No? Yun nga po yung ibig natin sabihin. So, nung bata pa tayo, mas swerte ka pag pinainom ka ng gatas ng nanay mo sa umaga at sa gabi. Bakit? Ang dami mong nadideposit na calcium, no, dun sa bone mo. Kasi ikaw ay bata pa, age hanggang 20 to 25, nagde-deposit pa. No? So, kung ikaw ay edad 20 ngayon, samantalahin mo, pwede pa. Minum ka ng gatas sa umaga, gatas sa umaga at saka sa gabi. Huwag naman puro gatas, baka naman masobrahan ka na sa calcium, no? So, uminom ka ng gatas para magkaroon pa ng deposit yung bone mo. Kasi nakakalungkot, pag nag-25 ka na, yun na yun. Kung ano yung nandoon, yun na yun. So, bakit pinainom pa rin ng gatas? Bakit may anlin pa? Sinasabi, uminom ng anlin. Okay. Ganito po kasi yan. Diba sabi natin, dinedeposit. So, pag dineposit po natin yan, ibig sabihin, yan na yung nasa buto natin, natataglay natin hanggang tayo magkaedad. Ngayon, bakit po tayo, o bakit ko pa ituturo sa inyo kung ano yung mga pagkain na mayaman sa calcium, kung edad 50 na tayo? What's the use kung kakain pa tayo nun? Mga katita babes, napakalaking bagay po ng pagkain natin ng calcium sa araw-araw. Maintaining po natin ang calcium intake. Bakit po? Yung calcium deposit po sa ating bone, no? So, palagyan natin 100% yung deposit mo dyan. So, napaka-strong mo, napaka-healthy mo, kayang-kaya mo yung mga nag-gym. Ngayon, kung at the age of 26, 27, 28, 29, 30, hanggang 50, hindi ka mahilig kumain ng calcium-rich foods, hindi ka uminom ng gatas, no? Hindi mo wina-watch out yung calcium intake mo. Aba, yung nasa buto mo, i-withdraw yan. Bakit? Kasi kailangan ng katawan natin ng calcium, no? May mga function siya katawan natin na kailangan gumamit ng calcium. Kung hindi ka nag-i-intake ng mga pagkain na mayaman sa calcium, ano mangyayari? So, natural, mag-withdraw yan sa bone mo, no? Kasi doon lang may calcium, doon ka nag-deposit. Hindi ka naman kumakain ng mga rich na pagkain sa calcium, no? So, kaya ngayong umaga, be aware kung ano yung mga pagkain na dapat mong kainin na mayaman sa calcium, no? Hindi lang, tayo po kasi ngayon ay nasa veggie pa lang. So, yung tatalakayin natin ngayon is sabgulay lang. Pero marami pa rin pagkain na mayaman sa calcium na hindi lang dito sa gulay. Pag tinong, Tita Babes, bakit naman ganun? Yun lang yung gulay. Ang hirap. Kasi po yung mami yung tatalakayin kong gulay sa inyo, mahirap hanapin. At saka, isa lang talaga doon ang very common. Tsaka magre-reklamo kayo. Yung ba yung kakainin ko? Hindi po. Yun lang ay example sa gulay. May mga pagkain pa tayong mayaman sa calcium na tatalakayin natin sa mga susunod na araw. So, binibigyan ko lang po kayo ng info ngayon na though kayo ay 25 years old na at sinasabi ko na yung calcium deposit nyo ay yan na yan, hindi natatanggap. Pero, kailangan natin ng maintenance na calcium for our daily gamit ng ating katawan. So, ayun nga sabi ko sa inyo, pag hindi kayo kumain ng calcium-rich food, yung deposit nyo sa inyong buto, kukunin yan. Kasi kailangan ng katawan ng calcium. No? So, anong nangyayari? Umiedad ka, hindi ka mahilig sa calcium, hindi ka umiinom ng gatas. Anong mangyayari sa'yo? So, naturalmente, nakikita natin yung mga matatanda na
yung nagkakaroon ng osteoporosis. Ali, osteoporosis. Yung po bang hindi sinasadyang nakukuba. No. Nagtataka bakit umiidad siya, payuko siya ng payuko. Kasi nga po, yung calcium deposit niya is kulang. Yung calcium deposit niya is nagagamit ng katawan niya kung tamad pa rin siyang kumain or uminom ng gatas or kumain ng mga pagkain na masustansya sa calcium. So, yun po, yung gusto ko, sabi ko nga po sa inyo, gustong-gusto kong tinatalakay pagdating dun sa topic ng calcium. Kasi, FYI, di ba, alam nyo ba, na age 25 kayo, hindi na nagde-deposit ng calcium sa buto nyo. Yung iniinom nyo, nagugusto sa bloodstream, nagagamit ng katawan natin. Dahil kailangan ng katawan natin ng calcium for everyday use. No? So, yun po yun. So, napaka-importante ng calcium sa katawan. Hindi rin po yun. So, strong bones, may calcium ka, kukunti. Samahan mo ng exercise, daily activities. No? Makasisiguro ka na yung bone mo ay magiging malusog. No? Yung mga nagsusumba ladies natin dyan, napakahiling ngayon at inain talaga ngayon yung sumba. No, yung pagsusumba po ninyo na yan, samahan nyo po ng pagkain nung sasabihin ko mamaya, yung masustansyang pagkain na mayaman sa calcium. Or kung hindi ka mahilig uminom ng gatas, hindi ka nagsusumba, wala kang ginagawa activity, abay kumain ka naman ng may calcium na pagkain. No, huwag mong iasa yung calcium dun sa buto mo. At sigurado pagtanda mo, yuyuko at yuyuko ka. So yun po yung kagandahan ng calcium. Eh dito babes, ano bang mga pagkain ng mayaman sa calcium? So sabi ko sa inyo, gulay pa lang tayo ngayon ha. Okay. Meron po ako tatlo ditong gulay na talaga namang napakayaman sa calcium. Pero actually, mayaman siya, sabi nga po natin, pero hindi niya naabot yung 100% na kailangan natin na daily requirements ng calcium. Kasi bakit? Idagdag ko na lang din po sa alaman natin, ano? Meron po tayong dalawang nutrients, okay? Meron po tayong tinatawag na macro and micronutrients. No, pag sinabi nating macro, malaki, madami. Pag sinabi nating micro, maliit, konti. No. Dun sa macro po natin, nakasama po dito yung carbohydrates, fats, and protein. So sila ini-intake natin ng madadami at kailangan ng katawan natin ng madami. Yung micro, ito po yung calcium, vitamin C, iron, vitamin A. So yan po yan. Tapos may kasama pang riboflavin, niacin, thiamine, kung ano-anong maliliit na nutrients na kailangan ng katawan. So yung pong calcium is nagpo-fall po doon sa micronutrients. So ibig sabihin, konti lang talaga. Hindi natin kailangan ng ganun karami. So hindi naman kailangan mag 100%. Basta kinakailangan lang po, meron tayong daily intake ng calcium na kung kakayanin sa 100%, mas okay. Pero kung hindi naman, is okay din. Kasi, ang parameter po natin na nasasabi natin nakuha mo ang 100% is 1 cup nung kinakain mo para masabi natin na nakuha mo yung 100% nung nutrient na nakalagay doon. So yung tatalakayin natin ngayon, 1 cup siya pero wala pa siya sa 100% kasi nga micronutrient siya. Hindi naman natin kailangan ng maraming stock noon. Okay? So ano po ba yung mga pagkain? So punta po na tayo doon sa number 3. Tatlo lang po sila. Okay, tatlo lang po sila na nag-gather ko na mayroong mataas na calcium. Ito pong sinasabi ko sa inyong mga gulay, ay gulay dito sa Pilipinas. Okay, ang number 3 po na mataas sa calcium, eto pang tatlong araw ng namamayagpag. Okay, nag-start ako sa vitamin A, sinunod ng iron, and then sumunod po ngayon yung calcium. Okay, number 3 sa ating spot, kimchi. Mamaya na naman si kimchi. Okay, ang sama ng lasa, di ba? Eh, yung tinuro ko nga po sa inyo, lagay sa kamatis at isaw sa mga prito. Pero ang kimchi po, bibigyan kanya ng 57% pag ikaw ay nakakain ng 1 cup. Raw, hilaw, no? So, pag nakakain ka ng 1 cup, bibigyan ka ng 57% na calcium. Okay na din, kasi magagamit ng katawan natin kaysa walang-wala tayong calcium intake. So, yun yung kimchi, 57%. Half cup lang po, ah. Okay, next po natin. Okay, papakita ko po ba yung kimchi? Eh, dati na tayo, pinakita ko na kahapon yung kimchi. So, susunod po natin na nasa pangalawang spot ng mataas sa calcium content. Wala pong iba. Sasabihin nyo nga sa akin, ma'am, ang hihirap naman ng mga gulay na yan. Colitis. Yan. Yung colitis, tatlong araw na rin po siyang namamayagpag. No? Colitis, mataas sa vitamin A, colitis, may iron, and then ngayon number 2 spot siya sa mataas sa calcium. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kagabi, umambo na, umula na. Ang colitis ay parang mana, no? Na hinuhulog ng Diyos sa langit papunta dito sa atin para bigyan tayo ng sustansya. So ako po ngayon,
pag nakakita ako ng colitis, hindi ko imi-miss. Bakit? Ako po ay 50 years old na. Matagal nang nag-close yung deposit ng aking calcium. Hindi naman ako mahilig uminom ng gatas, no? Pero mahilig ako dun sa number one natin. Yun lang ang ano ko sa inyo. At saka, meron akong exercise routine pag umaga. Or kung hindi man po, pag ako sa trabaho. Kaya, sana, magkaroon ako ng strong bone. Pagtanda ko, diretso pa rin yung katawan ko. Okay? So, yun nga po, colitis. Ang colitis po ay magbibigay ng 74% ng calcium na dietary need mo sa sa isang cup na kakainin mo. So, kailangan mong kumain ng isang cup para makukuha mo yung 74% ng calcium, no? So, madalang siyang lumitaw, no? So, pag lumitaw siya, samantalahin na natin, hanapin nyo na yung colitis. Pag putagulan, na available siya sa palengke kasi may mga nag-harvest na dinadala din sa palengke kasi may mga naghahanap din. So, hanap na kayo ng colitis, no? Blessed are those who live dun sa mga bukid-bukid na kung saan sumusulpot na lang yung colitis, no? Pansinin nyo naman, napaka-sustansyang gulay ng colitis. So, yun yung ating number 2 spot. Okay, punta na tayo sa ating number 1. Favorite ko to actually, kaya sinasabi ko na safe ako dito. Ang number 1 po natin na pinakamataas sa calcium, wala pong iba kung hindi ang, ano, kangkong. Yan. Number 1 po ang kangkong. Eh, favorite ko to. Kasi bakit po? Unang-una, pagka nahihirapan ako, nagko-constipate ako, papahanap akong kangkong. So, akala ko constipation lang yung natutulungan ko, pero napakataas po pala ng kangkong sa calcium. Eh, wag lang akong makakita ng kangkong. Talagang, ilagan nyo yan. Stir fry nyo yan. Isalad nyo yan. Napakasarap kasi ng kangkong. No? So, blessed ako dahil love ko ang kangkong. So, ang kangkong po ay magbibigay ng 94% sa isang cup. So, pag nakakain ka ng isang cup ng kangkong, okay, sa isang araw, meron ka ng 94% ng calcium na may intake sa iyong katawan. So, hindi lang siya, sabihin na natin, pang constipation purpose, no? Napakataas po pala sa calcium ng kangkong. No? So, kung makakakita kayo sa palengke, kahit hindi nyo makuha yung 94, kahit 50% lang, half cup, kumain po kayo ng kangkong. Ilagay nyo na po sa, kung kayo po yung umiedad na, nasa age na kayo ng, alam natin na pag-graduate na tayo, nasa 50, hindi tayo mahilig uminom ng gatas, try po natin kumain ng kangkong. No? Subukan, gawin po ninyong hobby, isama nyo sa inyong diet, isama nyo sa inyong desire, ano ba yan? Sa mga kagustuhan ninyo, nakainin sa loob ng isang araw ang kangkong. Or kahit na every other week, every other day, every other week, basta kailangan po meron tayong kangkong. No? Laki pong tulong ng kangkong. So, yun po pala, number one spot siya sa mataas sa calcium. So, para maiwasan mo yung pagkakuba sa yung pagtanda, no? Para maiwasan mo yung marupok na buto, mga fractured, nababali ang buto, para magkaroon ka ng strong nail, strong teeth, no? Kumain po tayo ng kangkong. Dahil po, nasa gulay pa lang tayo. Pero marami po tayong pagkain na tatalakayan ko sa inyo na rich in calcium, no? So, pagpunta po natin sa meat, meron din po doon. So, for the meantime, dito po muna tayo sa gulay. So, yan po yung ating number one spot, calcium. So, kung meron po tayong mga anak na lumalaki, no, maliliit pa lang yung mga anak natin, painumin nyo na po ng gatas. Umaga, gabi, para makapag-store ng enough calcium yung kanilang buto. No, para pagtanda nila, maintenance na lang. Mag-maintain na lang sila. At watch out din po, habang umidad tayo, kinakailangan natin ng calcium intake para hindi po natin magamit yung calcium deposit natin sa ating bone. So, yan po yung iiwan ko sa inyo ngayong umaga. Sana po may natutunan kayo. Kasi sabi ko nga po, I love this topic at ito yung gustong gusto ko. Kasi, it give me warning. No? Warning na, hey, uminom ka ng gatas, kumain ka ng kangkong, kailangan mo pa rin ng calcium. Kasi yung buto mo, gusto mo na magandang posture kahit tumanda ka, kumain ka ng pagkain mayaman sa calcium, no? So, marami. So, tatalakayin pa po natin yon. So, yun po ngayong umaga, iwanan ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pagnunod pa ng ating vlog. Promise ko po sa inyo, bibigyan ko po pa kayo ng maraming informative topic na makakatulong sa inyo. Simple lang, hindi komplikado, madaling intindihin, madaling tandaan, dahil yun lang pong ating kakayanan, no? Hindi po tayo go deeper, kasi pabayaan na natin sa kanila yon, sa mga talagang eksperto.
Okay, ito lang po ay base dun sa aking kaalaman at base dun sa aking napag-aralan. So, salamat guys! See you next vlog! Ang tatalakayin po natin next next topic natin ay punta na po tayo sa vitamin C. Okay, iwan din po ako ng question sa inyo ngayon, no? Yung aking pong 50 pesos low dito sa ating calcium ay wala pang nakakakuha. Baka po mamaya may mag-comment na. Okay, isang load lang. Ngayon ko pong tanong sa inyo ngayong umaga, ano pong gulay ang mataas sa vitamin C? Okay, mataas sa vitamin C ha. Okay, hindi na po naganda number one. Basta may mataas na vitamin C. Okay, anong gulay? Di po tayo fruits ha. Huwag niyo po ako sasagutin ng fruits. Nasa gulay pa lang po tayo. Gulay na mataas sa vitamin C. Okay? So, this is Tita Babes ng Tita Babes Kitchen. Maraming salamat at see you next vlog!